sa ating spotlight po ngayong gabi, madugo ang magiging usapan. Dahil siyempre naman, ang ating guest, ang tumatakbong senador, ha? Ang ating hinihintay sa kanyang pagbabalik, ang chairman ng Philippine Red Cross, Richard Dick Gordon. Good evening, sir. Good evening, man. Good evening, Carolie. Yes, sir. Naimbaga rabi. Makakita na naman tayo ng masigabong aksyon nito sa Senado pag nakabalik si Senator Gordon. Sir, hindi na ho tayo magpapaligoy-ligoy. Inamin na po ng Malacañang na naging mabagal ang kanilang developments dito sa Yolanda victims, no? Especially doon po sa housing. Ang Red Cross po ba bilang NGO, ano po ba mga nagawa? Naging mabagal din po ba? No. Kami ay hindi NGO. Uh-huh. Benny, kami ay International Humanitarian Organization. Yeah. At ito ay buong mundo, 189 national societies tayo. Uh-huh. At kaya kami mabilis dahil nga ang volunteers namin nagsambulat sa buong Pilipinas sa apat na sulok. Kaya pag kami ay disaster, nauna na talaga kami kagad sa lugar na yon. At ang nagawa naman ng Red Cross ay umabot na ng 66,000 11 homes, 66,011 bahay. At sa unang sultada pa lang, yung pagpunta doon, nahirap na hirap kami dahil walang dadaanan, walang aeroplano makalanding, walang seaport na mapuntahan. Ay nagpadala kami agad ng mga truck at mga gamit, pati na yung gasolina. May tanker kami ng gasolina na ginamit rin ng UN. Later on, pinagamit sa amin na sila nagbibigay ng gasolina, nakaikot kami. Mga water tanker na truck, meron kami yung filtration. Meron kami mga tents para sa mga tao, tarpaulin. Meron kami mga body bag para sa mga namatay. Meron kami pagkain, ready to eat meals. Meron kami mga gamot at marami kami mga rescuer na galing pa sa iba't ibang chapter ng Red Cross. Kaya yun ang pauna pa lang yun. Eh, pagkatapos yun, nung nakakapagpakain na tayo, yung ready to eat meals, binubuksan lang ang lata, lumipat na kami sa emergency relief. Ano yung emergency relief? Bukod sa pagkain, bukod sa non-food item na mga kumot, plato, lutuan, lahat yan, toothbrush, tuwalya, pati Sanitex, pati ko, iba na ito pababae, lahat na bibigyan yan. No? Pag-importante po niya. Kaya pagkatapos noon, ang binigay naman namin ay yung talagang tinatawag namin na the fastest pagbibigay ng pondo sa buong mundo na ganap dito sa Pilipinas. Tinalo namin yung Haiti, tinalo natin yung Indonesia, sapagkat nakapagbigay ka agad ng 290 million pesos sa migit kumulang sa 90,000 people. Kaya malaking bagay yon. At pagkatapos na pumasok na ngayon yung mga hospital tent namin, kung saan apat yan, at marami nag-ibang hospital doon sa Samar, pati operating room, binigyan na namin sila nung umalis na kami. Pero ang ginamot doon, parang mga nanganganak. Ewan kung bakit ganun, pagka may disaster, walang magawa eh. Hindi, talagang, pero talagang ang dami eh. Yung mga may sugatan, nagamot doon, at pagkatapos, iniwan na yan sa amin. Kaya tayo ngayon, may limang field hospital. Hindi kompleto yung iba, pero yung operating room, binigay na nga namin sa Basay, binigay namin yung ibang operating room sa Ormoc. Pero, ngayon kompleto sa kama, kompleto sa laboratory, kompleto sa mga gagamitin, katulad ng X-ray, yan ngayon ay meron tayo ngayon ng kapasidad. Pagkatapos pumasok na kami sa pabahay at saka sa livelihood. Kaya yung pabahay naman, hindi madali. Kaya I sympathize with the government. Although dapat alam nilang magkatulungan tayo dyan at tutulungan naman kami. Yung bahay namin, ginagawa namin, meron kami yung Baricom, Barangay Recovery Committee. Kung saan ay mga pari yan, mga teacher, mga kilala sa lipunan nila doon na hindi tatanggap ng bahay yun. Wala tinatanggap sa Red Cross. Pipiliin lang nila in accordance with our standard at kasama kami doon. Sino, halimbawa yung widow, sino yung maraming anak, sino yung may kapansanan doon sa pamilya, sino yung walang ibubuga, walang hanap buhay. At pagdapos pag napili na sila, gagawa ng bahay yan. Pag ginawa na ng bahay, hindi kami yung gumagawa ng bahay. Karpintero lang kami. Napadala kami. Katulong yung mga magmamayari ng bahay para matayo yung bahay. Yung bahay anywhere from 80,000 to 120,000 pesos isa. At pag natapos na yung bahay, bibigyan pa sila ng pagkain. Pagkatapos, meron pa sila 10,000 para makapagpa-livelihood. Talaga full support, ha? Full support. Kasi hindi kami malasado eh. Pag nagbigay ka, nakakapusin ka eh. Oo, normal. Kaya nga, ayaw mong natataranta yung tao. Siyempre, pagka naandun na sila, pag natapos na yung bahay, sana mga kami kukuha ng pagkain,
Meron silang pangkain, meron silang pang-livelihood. Tire-train yan. Yes. Hindi pwedeng ibigay lang yung pera na walang training. So nagte-training kami ng mga tao. Kaya ngayon, meron mga nag-aalaga ng baboy, meron mga sari-sari store. Kagagaling ko lang sa Aklan, kahapon ba yun, isang araw, eh, medyo pagod tayo. Sa Aklan, binuksan namin yung 5,000 bahay sa iba't ibang lugar. Tapos yung mga, binigyan namin ng mga sewing machine, tinuruan namin mag-welding, tinuruan namin magluto, tinuruan namin mga computer repair, air conditioning repair, electrician. Marami silang naturuan na yun. Kaya, nung pumunta kami doon sa bahay, meron isang bahay doon na pinakita pa sa amin yung dating bahay niya. Gibang-giba talaga, nakahiga talaga yung bahay. Pero yung bahay niya, ngayon, na binigay sa kanya, na pinagawa niya, ay meron na siyang sari-sari store. At bukod dyan, bago siya nag-sari-sari store, nag-alaga siya ng baboy, medyo malulugi siya, binitawan niya kagad, at naglagay siya ng sari-sari store, at pagkatapos, natatrabaho pa siya bilang housemaid. Tapos sa madaling sabi, nakakaabot siya, at nakatira sa kanya yung mga kapatid niya, ng mga kwan. Ako, simula pa lang ng report ni Senator eh. Ubus ng oras natin eh. Napapansin ko, Lakay, alam mo, napapansin ko, Lakay, kay Senator. Sa dami kasi na may re-report eh. Hindi, napapansin ko, ang bilis magsalita. Kasi sa dami. Pero yung gobyerno, pag nagsalita, binabagalan. Para siyempre, umaba yung oras. Ito, boss natin, pabilis magsalita, pabilis pa sa gawa. Pero maganda rin, alam mo, sama-sama dyan. At ngayon, natuto kami dyan. Natuto kami dyan dahil pagka ang isla natin, 7,107, lumindol sa Bohol. Yung ba gusto ko sabihin sa inyo, nung tinamaan tayo niya, nandun kami sa Bohol. Lumindol doon eh. Lumindol, yes. Tumutulong kami doon at marami rin kami yung bahay na pinagawa doon, ano yung rarata. Pagkatapos, nung Bohol, saway pa yan ng Sambuanga, nagbabakbakan sa Sambuanga. At makikita mo, dalawang taon kami halos doon. Yeah. At pagkatapos yan, nagbaha pa sa Maynila, saka sa Longapo, saka sa ibang lugar. Nandun rin kami, pero tumama sa atin yung talagang Yolanda. At ang nangyari talaga, later on, tinamaan pa tayo ng Hagupit. So, sunod-sunod talaga. Kaya natutuhan doon, we are an archipelagic country. Pag pupunta ka sa Bohol, at sila yung mga pier, tumaas yung pier. Hindi makapagdala ka agad ng pier. Naghihintay ka ng Philippine Navy. Wala namang barko makapagdala ka agad. So, natuto kami dyan. Ang isang ginawa namin ngayon, bumili kami ng barko. At ito ay dadalhin dito, siguro mga next year, early next year. Ito, makakapagkarga kami ng 20 ambulansya o 10 truck na malalaki na may relief na, may tent na, may paggamot na. Pwede namin dalhin ng 120 volunteers, na doktor, nurses. So, mabilis yan, 20 tons. At ang maganda nito, hindi mo kailangan ng pier. At yun ang una-una dito. Lalandi sa dagat, sa beach. Sa beach, para yung mga marinis yung araw na lumalanding nung pa-World War II, lumalanding, buhaba yung rampa, lalabas yung truck ngayon, lalabas natin yung gamit. Brand nyo yan. $80 million. At saan kami kumuna ang $80 million? Wala kaming pera eh. So, binarat na lang ni Dick Gordon yung anong bibenta. Sabi namin, humanitarian organization kami, tutulong lang sa akin yung iba mga kasama ko. Nakuha ko ng $1.7 million. Wow, galing ha? Pero may bumibid na iba. So, pag nakita nyo, I hope, asisiyan ng tao doon, pero medyo secure na tayo ng konti pagdala ng mga relief, hindi na tayo mababagalan, lalong bibili. Mas maganda yung iniisip talaga ng Red Cross eh, dahil proactive. Kaysa itong mga kaibigan nating iba, reactive. Ha? Babagyo next year. Sige, bahala na. Pagkatapos, bago na lang tayo magbigay relief goods. So, since hindi yung ganyan, ano pa ho yung preparasyon ng nitong Red Cross when it comes to ano? Alam mo, in fairness, walang magaling sa bagyo. Ultimo, Katrina, lumuhod yung Amerikano. Pero hindi excuse yun. Dapat lalabanan mo yan. Mm-hmm. Ang ibig sabihin yan, yung community resilience, ihanda mo. Kaya ako, pag nagbibigay limbawa ng relief, o nagbibigay ng bahay, nakandun yung mga tao, may dala-dala akong pito palagi. Sabi ko, pag nagbigay kami sa inyo, kita nyo, hindi namin inaabot. Dahil ayaw namin pakiramdam nyo na kayo sinasanay namin nakaabot. Sapagkat ang nagbibigay, mas mataas yung kamay doon sa tumatanggap. At ang nangyari dyan, kakong ganun, tuturuan namin kayo, binabala namin yan, yung mga volunteer na lahat ng lahulat siya makukuha nyo, banig, lahat ng mga pagkain, lahat ng mga non-food item, kumisan, meron pang building materials. At pagkatapos, pagka pumito ko, hawakan nyo yung tenga nyo. Ibig sabihin, unang pito sa Red Cross, may parating na bagyo. So nakikinig ka na dyan. Pag narinig mo yung 2 pito, mga 2 days later, ibig sabihin yan, andyan na yung bagyo, kunin mo yung mga anak mo, kunin mo yung mga may sakit, at pagkatapos, dalhin mo yung relief. Yung relief ang parang anak mo. Pag pumito ng 3, alam mo na kung saan ka pupunta, mag-i-evacuate kayo sa taas ng bundok, sa eskwela,
para nakahanda na ang tao, hindi na yung kakapakapa. Pero ang sinasabi ko palagi, huwag kayong papa-rescue. Pag nagre-rescue na at baha, o halimbawa may Yolanda, ibig sabihin, dinadagdagan nyo risk doon sa nagre-rescue. Baka mamatay pa yung nagre-rescue. Kaya pag sinabing, evacuate na kagad. So dapat may education. Okay. Sa natin, isa mga problema doon sa Tacloban, hanggang hindi pa nila nare-resolve ba yung problema sa tubig, drinking water? Ano kayo pwede natin may tulong sa... Alam mo, nabalitaan ko yan. Yes. Alam mo, hanggang ngayon, so pinacheck ko yan kahapon, wala pa ako report, pero I'm sure, hinahanda na namin yung water tankers namin. Ang Red Cross, marami kami filtration. Kung halimbawa, malaki yung lugar, pwede ko lagyan dyan for 40,000 people ang tubig. Ilalagay ko sa pusali, paglabas na, malinis na yung tubig. Kaya kong dalhin yan doon, o kaya kaya ko for 5,000 people, o dalawa noon, o 10,000 sila, dalawa. Pero may tanker tayo, di ba, nasa evacuation center sila. Meron kami mga bladder, 10,000 liters yun, or 5,000 liters, isasampay yung ganon. Kakabitan ng gripo na walo, bibigay namin ng jerrycan, yung pang ibigay, yes, yes. Dalawa, tigalawa sila, para ang tao, hindi pa balik-balik, puno yung tubig nila, pipila lang sila doon, kahit wala kami, nakakapila sila. So, ayos ang problema sa tubig. Actually, yung isang water tanker ko, halos sa isang kalahating taon doon sa Basay, sa hospital. Nasa taas yung hospital, walang tubig. Dahil hindi makapagbigay yung water district. Pero nagbigay na rin kami ng pera para maikabit. Ang balita ko, naikabit na yung tubig doon. Hindi gaya ng iba eh, kasi pag inaabot yung tubig na lang, inaabot pa, may picture taking pa. At saka antayin pa. Wala kayo makikita sa akin na nag-aabot. Makikita nyo ako, kasama ko yung chairman ng presidente ng Red Cross sa buong mundo, ng ICRC, kasama ko rin yung kumisan, yung chairman ng Red Cross na hapon, sa hapon, naglalagay kami ng relief. Nagpapasa-pasa kami. Ang pinapasa namin mga relief galing sa iba't ibang lugar, sa France, o sa saan, o sa Indonesia, binababa namin. Pero hindi kami nag-aabot. Ayaw namin nag-aabot, ayaw ko nag-aabot. Okay na yun. Hindi nag-aabot. Inihintay pa. Kami na lang inaabotan. Kayo inaabotan para, ng international community. Para ibigay sa kanila. Para ibigay sa kanila. Pero hindi niya inaabot. Meron masasabi siya, pag tinanong mo ako kung saan ang bahay, may papakita ko, ayaw ko nadala dito. May papakita ko yung bahay, pati yung nakatira. Sa lahat ng bahay na binigay namin, may litrato, may pangalan, at lahat ng mga nabigyan, bawat, at ang kulay ng bahay namin, naloloko nga ako na iba, bakit mo lalagyan ang puro yan? Ano yan, red house? Sabi ko, si Bennett, saka si Carole lang nabumunta lang. Kaya, eto, pag nakita mo yung pula, ibig sabihin, Red Cross house yun. Yung nasa ibabaw. Okay, mainit po ang ating nagiging usapan dito. Madugo talaga usapan. Eto naman, mamya lang po, maghahanap po lang tayong konti. Pag-uusapan natin, epektado na po ang buhay na sabayan ng Pilipino. Hindi pa man dumarating, hindi pa nag-uumpisa, ramdam na natin, apektado tayo. Going up? Robust. Astig to. Wanna ride? Robust. Astig to. Wanna come in? Robust. Astig to. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sobrang pagkain ng matataba at iba pang unhealthy food, sobrang pag-inom ng gamot, at sobrang pag-inom ng alak. Kamusta na kaya ang atay mo? Kapag unhealthy ang iyong lifestyle at eating habits, baka unhealthy rin ang liver mo. With proper diet, exercise, and the right nutrients, magiging happy ang liver mo. At samahan mo pa ng Silimarin. Ang Silimarin ay matatagpuan sa Liver Marine. Ang Liver Marine ay may 250 mg plus 100 mg ng sodium ascorbate para sa proteksyon ng immune system. Liver mo, sagot mo! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. With proper diet, exercise, and the right nutrients, ang ATC Fish Oil ay may omega-3 fatty acid mapapangalagaan ang puso mo. ATC Fish Oil. Love your heart. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang fish oil ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.